guys! Hi, Vilmates! Here we are again! Pero punahin po ninyo, iba ho ang ating location ngayon, kitchen. I don't know, parang another challenge na naman po ito. Siyempre, habang nandito lang muna tayo kasi sa bahay, okay? But soon, may balita ako sa inyo, lalabas na po tayo talaga at meron na po tayong ka-collab. Pero ngayon, we will just try this. Meron po sila kasing ginagawa sa akin challenge. Parang gusto nila, magluto po ako ng pasta. Oil-based lang po yung pasta natin na nagagawin kasi yun ang paborito ko. Tapos, lalagyan po natin, sasamahan natin ng dessert. Itong dessert na to, ito po yung Pilipino, parang halo-halo, pero Pilipino dessert ito, o Visayan dessert ito, ang tawag po nila, ginumis. Ang problema, gusto nila ako lahat ang gagawin. Gusto nilang palabasin, angel po ako. Ako ang gusto nilang magsilbi sa kanila. Sabi ko, tulungan niyo ako to prepare, gusto nila ako lahat. Hindi ako nagpa-promise, pero I will try. Hihingi pa rin ako ng guidance, but I will try, okay? So, it's going to be an oil-based pasta. Pero ako po, lalagyan ko po siguro yan ng tuyo. Pero bigyan natin ng konting twist. Kung gusto nyo, kung social naman kayo, di gawin yung ano, imbis na tuyo, para terno sa ginumis ko, pwede naman anchovies, di ba? So, kung nagre-reduce kayo, pwede rin tuna. Pero talagang oil-based lang, may garlic. Very simple. Tapos ternohan natin ng isang masarap na ginumis. We will try. I will try and let's just enjoy it, okay? Huwag niyo akong pipintasan kung lagot kayo sa akin. Okay lang? See you in a while! Hahanda ko na ito. I'll see you! Mwah! Muna, ha? Okay. Diyos ko, Lord. Ito, tuyo. Tuyo, ito. Paborito ko po ito, tuyo. Okay? And then, sabi ko nga kung social kayo, ito, anchovies natin. Kung gusto nyo twist-twist dyan, okay? And then, meron tayong green olives. And then, kung may green, of course, may black. Yeah! Okay. And then, meron tayong capers. Dagdag alat. Pampadagdag alat. And then, of course, sa mga plating-plating, lagay natin yung parsley. Yung pang ano lang yan, pang paganda, okay? Meron tayong olive oil, and then nandiyan yung salt and pepper. Okay? Tama naman ginagawa. Okay. Eto ha, meron na po ito ng tubig, pero ang pinaka-importante, mag-iinit tayo ng tubig. Mga 3 cups. Katulad nito. Ito, meron na. So, yan. Papakulo tayo ng tubig. Yan. Pagkatapos, Okay. Sorry. Okay. Sisindihan ko muna. Ito na po. Okay. Kasi ayaw nyo ako ito game. Ayan. Okay. Tapos, ayan na po yung tubig. Hintay lang natin siyang kumulo. Tapos, lalagay natin. Okay, asin mo na! Oh, alam ko. Hintayin nyo lang. Nagmamadali. Hindi pa nga kumukulo. Okay, ito yung asin. Konti. A pinch of salt. Nagdagal pa. Sobra naman. Okay, yun. Tapos, asin at mantika para hindi dumikit. Kasi pag ano po yan, didikit po yan. So, yan. Ganyan lang. Okay? Enough. Oh, Diyos ko, Lord. Okay? Intayin pa natin kumulo. Tapos lalagay na natin itong angel hair. Ito. Mas maganda yung ganito kaliit na pasta. Para talagang simple lang, okay? So, pag kumukulo na yan, papatong na natin ito. Papakita ko sa inyo, tapos na. Okay. Hindi pa siya kumukulo. Okay. Mamaya po, makikita nyo, nandiyan na yung ating pasta. Okay? So, napakita ko na po lahat. See you in a while. Nandiyan na yung pasta. Okay. Ito po, tapos na natin magawa yung ating noodles. Bakit po angel hair? Kasi kaya angel hair, maninipis yung kanyang hibla para mas maganda yung kapit ng oil. Okay? So ngayon, ang gagawin naman po natin, magigisa tayo para mailagay naman natin ibang ingredients. This is very simple, pero
I assure you, napakasarap. Okay. Ready na tayo. Magigisa. Of course, yung ating pong oil. Pasensya na kayo kasi ako po sa totoo lang ay kaliwa. Okay. Yung tamang-tamang oil lang. Yes! Okay. There. Tapos po, lalagyan na natin yan ng garlic pag medyo mainit-init na. Pero yung garlic natin ho, ano, I'm sure yung mga nagluluto, nanay dyan, alam naman eh. Parang na akong misis ng tahanan. Parang na akong misis ng tahanan. Magandang buhay. Huwag masyadong, ano, brown kasi pumapakla. Pumapakla masyado. O pumapait. Pakla pait yan. Okay? Just try it. Yun. Okay, yan yung garlic natin. Pasensya na kayo kasi kaliwa ako, kaliwete. Nandito po tayo ngayon. Kasi misis na tayo. Nagluluto po tayo ngayon ng pasta. Yan, ganyan lang yan. Yan. Okay na yan. Tapos po, ilalagay na natin ngayon ang atin pong pasta. Yan. There. Okay. Tapos, halu-haluin lang. Ayan. Nainip ako. Hindi ko ma-imagine na sarili ko. Oh my God, nag-show ako ng cooking para sa inyo to kasi hiniling nyo po ito. Kayo humiling sa akin ito sa mga comments nyo. Sana naman meron kang cooking portion. Nakita. Ito na ho. Ito na po. Okay. There. Ayan. Ayan. Sarap naman ng amoy. Okay. Ngayon, ito po ngayon yung tuyo. Ilalagay na po natin yung tuyo. Itong tuyo ay gourmet ho. Gourmet tuyo ito. Ngayon, kung medyo social kayo, meron din tayong anchovies dito. Okay? There. Ayan. Yung tama lang para hindi masyadong maalat. Pero ako ilalagay ko lahat. Ayan. Okay? Yo. Yeah. Ah, I'm cooking. Yan. Kaliwete lang, mahirap ang kaliwete, no? Yan. Tapos, lagyan din po natin itong olive. Itong green, para may kulay. Para cute lang. Yan. And then, lagyan din natin ng black olive. Yan. Para lang mo magkakulay siya. Yan. Okay. Halo ulit. Hoy! Kumaamoy nyo lang po. Okay, then, maglalagay tayo ng caper. This is capers. Lagyan natin, maalat na po ito ha. Be careful. Nakakaalat po ito. Kaya, konti lang. Yan. Okay. Vilma Santos is cooking. Yay! Alam niyo, ang sarap po ng amoy talaga. Okay? Ngayon naman, para magkaroon naman ng konting lasa talaga, maglalagay po tayo. Konti na lang ha, kasi maalat na rin yung iba nating ano, asin, konting asin. Yan. And a little pepper. Pampa, lasa lang. Uy, pasensya na kayo ha. Hindi naman ako talagang cook ha. Pero ginagawa ko po ito dahil kinakain ko to. Tsaka, challenge nila po sa akin eh. Kina-challenge nyo ko, I can do it. I can do it. Para sa inyo to. Ayan, sabot po. Ayan. Mamaya po, halos okay na po ito. Perfect na. Mamaya, papakita ko po sa inyo, plating naman tayo. Okay? I'll see you in a while. Yes. Go, go, go. Okay? Ito na po. Tapos na. Whoa! Sabit pa. Yan. Nililipat ko na. Okay. Ito. That's it. Okay na yan. Okay. Okay, 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 okay. Last, last, last. Bayan naman natin. Magtina tayong konti. Okay. Ito lang. Yan. Oh. May sabit, oh. Okay. Yan. Pero ganito po. Alam nyo, sa akin, since
mahilig ako sa tuyo. Gusto kong dagdagan kasi ng konting oil pa ng ano, tuyo gourmet para mas parang mas maging malasa. Yung oil po niya, ayan, in there. Yes. Para mas lumasa ng konti. Yan. Pagkatapos po niyan, lagyan naman po natin itong ano, Parmesan cheese, okay? Depende yan sa gusto nyo. Kung gusto nyo dagdagan, kung ayaw nyo, wag na. Pero ako, mahilig po ako sa cheese. Kaya lalagyan ko lang siya, pero konti lang po. Okay? Ganyan lang. Okay. Kalat-kalat lang. Just try. Yan. On top. Oh my God. Sarap. Yan. Tapos po, yung parsley naman, lagay natin. Pang parte lang po ng plating. Para pampaganda na meron siyang kulay-kulay. Gawin ko na to. Malinis naman, okay? Yan. Yan, para may kulay lang. Woo! Okay. Ayan. Ay! Beautiful! Ayan. Ito na. Ito po ngayon yung tinatawag natin na oil-based pasta. May mga twists ito. Nasa inyo, gusto nyo ng tuyo, kung ano. Basta ang pinaka-importante, it's a very simple pasta. And healthy pa. This is for you. After this, gagawin na natin yung ginumis. Yan po, para sa inyo. Kaibigan, tapos na tayo sa pasta. Ngayon naman, dessert. Summer na po. So, lahat tayo, naghahanap tayo ng samalamig. Yung iba, mahilig sa halo-halo. Pero ako, ang gusto ko talaga, ginumis. Kasi sa halo-halo po, talagang nakalagay dyan, milk and ice cream. Sa ginumis, walang milk and ice cream. Ang meron po yan, gata. Ang ginagamit po dyan kadalasan para mas masarap, yung tinatawag nilang kakang gata. Ano ba yung kakang gata? Yun yung unang-unang piga po ng ano, ng gata. Para talagang yun ang fresh na gagamitin natin. At yun ang meron tayo. Ang sarap po nito talaga. My favorite. At papakita ko po sa inyo, ha? Ito po ang mga ingredients natin. Ito po yung sago, colored sago, para maganda na naman. And then meron tayong muscovado, yung sugar natin na gagamitin. Very healthy. And then meron tayong pinipig. Itong pinaka-isa sa pinakamasarap, lalo na mamaya pag inano natin, ginisay, malutong-lutong, to toast na. Naku, sarap po nito on top yan. At syempre, ito po, ang gulaman natin. Napaka-importante po ng gulaman natin na ilalagay. Okay? So, I'm excited. Umpisa muna natin yung ating ginumis. Una muna, syempre, gagawa muna tayo ng gulaman. Red and green ang pinili ko para may kulay, para exciting. Papakulo tayo ng tubig, meron na po dito, pero usually 4 cups, okay? Ito po, ilalagay natin yung gulaman, pula muna. Okay, teka. Bubuhos natin dito. I'm sure marami naman sa inyo magaling gumawa ng gulaman, di ba? Pero huwag niyong pagsasamahin yung magkakaibang kulay, rainbow. Ito muna ang red natin, yan. Okay. Kailangan po, halo, huwag kayong titigil po ng paghalo. Kasi pag tinigil nyo, magbubuo-buo, maninigas ito. Yan, bubuksan ko na, ha? Teka. Yan. Halo lang po ng halo. Yan. Medyo nakakapagod, pero kailangan po maging smooth. Hindi siya pwedeng manigas, magbubuo-buo pag hininto-hinto natin. Sandali lang naman po ito, eh. Sanay naman kayong gumawa. Gulaman lang naman ito. Okay? Yan. Pagkatapos po, pag medyo smooth na, halo-halo. Mamaya, ipapakita ko naman po sa inyo, gagawin din natin yung gulaman, yung green naman. At pagka ito po ay smooth na, ilalagay na po natin siya sa Pyrex. Okay? Pwede na natin ito lagay sa Pyrex. Ingat lang, ha? Ingat. Okay naman, okay siya. Yan. Bubuhos lang po natin siya. Ay, teka! Sandali lang. Papatayin ko muna kasi mainit. Ang init! Okay? And then, kailangan safe tayo kasi mainit ito. Okay? Oh my God! Alam nyo, mahirap magiging dyan. Kahit, alam nyo, kahit pala, kahit medyo naka-aircon,
Nainit. Pag nakaharap kayo dito sa ano? Sa kitchen. Ito na. Okay, kukunin na po natin ngayon yung ulaman. Here. I-popor po natin. Bubuhos sa Pyrex. Dahan-dahan lang. Ayan. Ang ganda lang pula. Ayan. Okay. Tapos ang gagawin po natin yan, iintayin po natin yan tumigas. Titigas po yan ng konti. And then pag medyo matigas na po yan, ang gagawin natin, hahati-hatiin natin yan into square. Parang gulaman. Hatiin natin into square. And then pag medyo matigas na siya, mas maganda ko ilalagay po natin sa ref. Okay, para mas matigas siya talaga at maganda talaga gawing gulaman. Mamaya naman, idadaan ko na lang yung proseso sa inyo kasi ganito rin yung proseso ng kulay green naman. Okay? So watch for it. I'll see you in a while. Oh, ito na po yung gulaman natin, okay? Ito na po yung red, ito na po yung green. Gagawin lang natin, syempre, ihiwain natin pa square-square. Para mga cubes, di ba? Yan. Ganyan po. Yan. Ayan. Ito na po yung gulaman natin. Yan lang po. Yan, ganyan lang. Yan. Yan. O, yan. Tapos po yan. Ganyan po. Okay. Ayan na siya. Ayan na. That's it! Ooh. Hello! Ayan po. Kumukulo na po yung ating tubig ngayon. Ito naman po ay para sa ating sago. Okay? Kailangan talaga kumukulo. Kasama to sa ginumis. Ayan. Ito po yung sago natin. Okay? Ayan. Ayan. Haluin din po natin yan sa konti-konti kasi kailangan po intay natin mawala yung puti sa gitna. Haluin lang po natin yan ng ganyan. Isa ho ito sa masarap sa ginumis. Pero, yan. Gusto ko sabihin sa inyo, hindi naman ako talaga kuka. Ginagawa ko lamang po ito dahil ito po ay tinuro sa akin at gusto ko lamang i-share sa inyo kasi alam kong masarap at saka sabi nyo gusto nyo ako makitang nagluluto, okay? Mrs. ng tahanan. So, I am not saying I'm perfect, pero I'm enjoying it. Ine-enjoy ko po ang pagluluto. Yan. Ito po ngayon ang sago at papakita ko na kasi ang sago po medyo it will take 15 to 30 minutes. Ang tagal po nito bago natin na masabi na talagang naluto na yung sago. Kaya gumawa na po ako ng finished product. Pagkaayos na po ang sago, ito po siya. Yan po. Transparent na, parang see-through na siya. Yan na po. Okay? And then, ang susunod naman po natin ay paano natin gigisahin at palulutungin ang ating pong pinipig. Ay, masarap po ito. Okay? Okay, ngayon naman po ay sa pinipig na tayo. Ito. Ang masarap lamang po natin dito, itutusta natin ang pinipig. Ito yung halos nasa top nung ginumis eh, di ba? Na, kaya lang, meron pong iba kasi. Yan, okay. Meron po kasing iba, ang gusto nila yung medyo hindi masyadong malutong kasi tumitigas-tigas daw. Kaya yung gusto nila yung iba parang makunat-kunat pa. Okay? So, gagawin lang nating tama. Yan. Yan. Ganyan-ganyan lang po ito. Hanggang makita lang natin na yung tamang tusta lang. Okay. Alam nyo, kukwentuhan ko lang kayo. Bata pa ako, mahilig na po ako magluto kasi ang mama ko, napakagaling na cook. Eh, Kapampangan pa ang papa ko. Kaya sarap po, lumaki ako sa masarap na pagkain. Kaya lang, gusto ko rin po sana na matuto, pero walang time. Naging busy po ako bilang isang child actress at bilang isang artista. Pero ini-enjoy ko pag nakakakita po ako ng may nagluluto. Okay? At masarap kumain. Okay. So this is it. Pagka natusta na po natin ito, mamaya pa papakita ko sa inyo ang plating kung paano natin gagawin ang atin pong ginumis. At yan ang dessert natin para doon naman sa atin pong simple pasta, yung all-based pasta natin. Okay? See you in a while. Ito na po ang plating natin. Yes!
Sandali, hindi mo na plating. Meron pa para mas masarap. Kailangan magpatunaw ako ng mas kubado. Okay? Para mas masarap. Okay? At saka mamaya, gusto ko, para mas maganda po, gagamit tayo yung kaskas na yelo. Di ba gumagamit din yan sa halo-halo? Dito po, ang gusto kong gamitin talaga yung old style na kaskas na yelo. After nitong maskobado natin, tutunawin po natin, okay? Siyempre, lalagay po tayo ng tubig. Yan. Okay? And then, ito po yung ating maskobado, okay? Matutunaw po ito. Yan. Ito yung medyo pampat... Pero healthy to. Healthy po ito. Ako si Mrs. ng tahanan. Yan. And then, okay. Yan na po. And then, matutunaw. Parang lalabas ito ng ano eh. Di ba? Parang syrup. Ito yung lalabas na parang syrup niya. Pero, it's going to be healthy. Oh, kasi maskubado to eh. Di ba? Yan. Tapos ngayon, doon naman po tayo habang tinutunaw natin to. Papakita ko naman po sa inyo, magkakaskas tayo ng yelo. And then, tsaka natin itutuloy yung ating plating. Papakita ko po sa inyo lahat, okay? See you in a while. Kaskas yelo na tayo, okay? Yan na. Ito po yung old style ng kaskas yelo. Ito, inabot ko pa. Bumibili to dati ako sa palengke talaga. Anong bata ako, talaga. Ito na po yung maskubado natin, tunaw na. Ito na ngayon yung kaskas yelo. Ito yung old style, pero alam ko mahirap ito, pero gusto ko lang subukan. Meron namang mas madaling paraan, pero ito yung dating kaskas, yan. Yan. Alam nyo, mahirap kasi kaliwete ako. Parang linis ako sa ano, yan. Tapos, makikita natin. Ayun o, di ba ganyan? Yan po yung kaskas na yelo. Pag tinuloy-tuloy nyo po yan, dadami yan talagang ganito. At ito ilalagay natin doon sa ibabaw nung ating pong ginumis. Okay? So, this is the old style ng tinatawag natin kaskas yelo. Nadulas pa. Basta kuha nyo na. Okay, papakita ko na mamaya. Plating na tayo. Ayaw pa rin nila akong tulungan. Ako daw gumawa nito, okay? Pero, syempre, ang importante po muna, kasi kailangan pag-plating. Ito, I'm very particular. Kailangan kamukha nito, nililinis po natin yung mga sides para presentable naman. Kasi pangit yung may mga nakikita pong mga dumi sa gilid. Yan. Okay. So, ito na po yung ating ano, oil-based pasta. Very, very simple. Magkaterno sila. Ito yung pasta, ito yung ating dessert. Bagay naman sila kasi tuyo ang ating pong inilagay dito. Ito na po. Hi! Okay ha? Sample, okay. Yan po. Okay, yan. Teka, ikot. Kaliwete kasi ako, kaya ako nahihirapan eh. Gusto ko siya iikot. Yan, okay. Yan. Okay. Ngayon, kung gusto niyo naman po, kung hindi pa masyadong maalat sa inyo, pwede niyo rin pong lagyan ng parmesan on top. Ayan. Para presentable na siya. Okay. Ito naman po tayo ngayon sa ginumis. Okay? Ito po ang ginumis natin. Upo na ako. Upo na ako. Ginumis. First, gagawin nating makulay. Ito po yung ating ginawang gulaman. Okay. And then red. Red. Ito po yung sagu natin kanina na ginawa. Yan. Oh, very colorful. Tapos po, lalagyan na po natin muna ng maskubado. Konting tamis. Yan. Check nyo ha. Para pwede nyo rin pong gayahin yan. Yan. Konti pa. Yan. Woo! Okay. Tapos, lagyan na po natin siya ng yelo. Ito yung kinaskas nating yelo kanina. Parang gusto ko na siya kainin. Yan. Okay. Yan. Para malamig. Okay. Yan. Huwag niyo akong pagtawanan, ha? Eto na, pinusgat. Huwag kayong tatawa sa akin. Ayaw nila akong tulungan. Oy! Halina na kayo dito. Ito na yung gata. Takap na kami! Oy! Ito na yung gata. Ayan. Ay, tingnan nyo. Tapos, para mas maging makulay pa, ito yung ano, dagdagan natin uli on top. Ah, ayan.
Ayan, ito muna uli. Ayan. Please! Teka muna. Yung mga angels ko yun. Ito na po yung pinipig on top. Wow! Konti. Pakatak lang din. Yee! Tingnan niyo. Wow! Hoy, alin na kayo rin? Pagod na ako dito. Gawin niyo yung inyo. Magtimpla kayo na inyo. Pasok, pasok. Grabe, hindi nila ako talaga tinulungan. Grabe sila. Turo-turo. Grabe. Ay, ano? Ito na po yung ginumis. Okay. Ay, taste. Tikman niyo po dahan. Pwedeng gradean niyo ako. Maglagay na kayo. Tapos gradean niyo ako. Dali, dali. Tito, ito na yung ako. Ito po yung aking pasta. Tingnan ko, tas grade ha, comment. Dali, dali. Tapos bago ako mag-dessert. Oh my God! Ito na po. Nagluto na ako. Grade ha, yung totoo ha, please. O yung totoo ha, yung totoo. Yung totoo. Promise po, masarap. Hindi dahil gawa ko. Promise. Masarap po, talaga masarap. Carla, yung totoo. Yung totoo, ha? Yung totoo. Yung totoo, comment. Masarap. Promise. Masarap, promise. Promise, comment. Promise. Yung totoo. Bukas, pakakasalan ka ni Sir ulit. Pakakasalan ako. Ito, yung ko. Cindy. Alabil mo Santos! Talaga, totoo yan? Oh my gosh! Teka, ito naman po ngayon, yung ginungis naman natin, okay? Oy, masarap talaga ako magluto. Tingnan mo. May kasamang puso yan. Ito na po yung ginumis. Ito po yung ginumis, oh. Masarap ng tuyo, ano? Ito na po yung ginumis, oh. Ito na po. Oh my God! Ito. Try. Ito na po. Hindi mo kami gagawa. Dapat gawa na kayo. Kumahay ka na, hindi mo pa kami ginagawan eh. Alam nyo, pagod na ako. Naiinis na ako sa inyo. Ayun lang, kumahay. Pagod na ako. Gusto ko na mag-enjoy ng pagkain. Sorry. Ayun na ang gumawa. Ito na po yung sarap ng ginumis. Grabe. Hindi po ako nagbibiro. Ito po, oh. Gawin nyo po. Gayahin nyo, ha? Mag-enjoy kayo, okay? Teka, last, last lang. Ang sarap po. Alam niyo po, in-enjoy ko po itong pagluluto. Gusto ko lamang i-share sa inyo. Pero meron po akong magandang balita. Yung mga susunod ko pong content, meron po akong isosorpresa sa inyo. Kasi lalabas na po ako. At magkakaroon na po ako ng mga collab. Medyo malakas na po ang loob ko na lumabas. Pero ingat pa rin po. Pero meron na po akong ka-collab. Abangan niyo po yun, ha? Please! I'm sure it's going to be something different na pwede ko pong ipakita sa inyo. Pero ngayon po, enjoyin po muna natin yung nagawa ko na nagluto po ako. Hindi ako tatakaw nila, oh. Grabe kayo, ha? Grabe kayo. Nakakahiya kayo. Talagang pinabayaan ako magtrabaho. But anyway, sa inyo pong lahat, sa lahat po na nagpa-follow dito po sa akin pong YouTube channel and of course my vlog, maraming maraming salamat po sa inyo. And sana po naman, please continue to subscribe. Hala! 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 Like and share. Sige naman po, para naman po mas maraming makapanood sa atin, okay? And to all of you, maraming maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo. Stay healthy and please stay safe. I love you and I will see you soon. Maraming salamat!